na sana'y dapat. Binabalik ako sa kahapon na pinipilit kong kinakalimutan. May mga lupid na nakatali sa akin na sa tuwing pinipilit kong makaahon ay hinihina ako pabalik. Ang aking panaginip ay ang kanilang palaruan. Ang aking isipan ay ang kanilang palasyo. Pinipilit ko silang umalis, pero bumabalik sila. Ako si Melissa, 31 taong gulang. May 2 anak at asawa. Melissa, aalis mo na ako. Magkikita lang kami ni Rogelio sa plaza, sabi ni Melina. Ngunit gabi na, baka mapano ka, tugon ko. Ngunit umalis pa rin siya. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan ko siya. Nakita ko kung ano kababuyan ang ginawa ng nobyo at ng barkada niya. Pinagpasapasahan nila si Melina. Hinahina na siya. Ngunit hindi narinig ko. Tulong! Sabi ni Melina. Isang yapak papunta sa kanila. 2, 3. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Pabulong kong sabi. Dahan-dahan akong tumakbo pa uwi. Tanging pakitbilang ang nagawa ko. Kinaumagahan, parang nasisiraan na siya ng bait. Ang dati kong masigla at masayahin si Melina ay nagbago na. Melissa, bakit mo ko iniwan? Tanong ni Melina. Nanatili lang akong tahimik dahil wala akong maisasagot. Gabi-gabi na lang siyang humihikbi. Walang ibang nakakaalam sa nangyari. Melissa, pagod na ako. Walang emosyon niyang sabi. Sa oras na yon ay hindi na siya umiiyak. Hinang-hina na ako. Gusto ko na itong tapusin. Binilawa ko lang yon dahil alam kong malakas siya. Kinaumagahan, nagising ako sa mga iyak nila at ama. Para akong binagsakan ng langit at lupa nang makita kong wala ng buhay si Melina. Pinipilit ni ama na salbahin si Melina, ngunit huling na ang lahat. Isa ako sa dahilan kung baka siya namatay. Sana hindi ko na siya iniwan. Sana hindi na lang ako nanahimik pa. Sana sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Galit ako sa aking sarili. Galit ako sa mga bumaboy sa kanya. Galit ako sa Diyos. Kung sana dinilig ng Diyos ang mga bighati ni Melina. Hindi sana siya nandito sa ganitong sitwasyon. Hindi dapat si Melina ang nakahiga doon sa kabaong, kundi sila! Hindi na ako nanahimik pa. Isinumbong ko sila. At oo, nakulong sila. Pero hindi sapat yun! Kamatayan. Kamatayan ang dapat ihatol sa kanila. 15 taon ang patay si Melina. 15 taon na din akong nakakulong sa kalbaryong ito. Sa tuwing naaalala ko si Melina, ay kinukuha ko ang kanyang kahon na kung saan nakalagay ang mga gamit dito. May isang bagay talagang nakapukaw sa aking atensyon at iyon ang kanyang talaarawan. May nakasulat dito tungkol sa 1 Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 7. Alam kong sa Biblia ito, pero wala akong balak alamin pa dahil wala naman talagang Diyos. Ngunit, may bagay talagang nagudyok sa akin na alamin ang ibig sabihin ng 1 Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 7. Ipinagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Iyon ang kahulugan ng bersikulo. Hindi pala ako nag-iisa. Mahal pala ako ng Diyos. Masyado akong nabulag sa nakaraan at nakakulong sa selda ng kahapon. Akala ko noon, kamatayan lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng kalbaryo. Ngunit mali pala ako. Namuhay ako sa salita ng Diyos. Siya ang aking patnubay. Lahat ng galit at suot ay nawala. Ipinasadyos ko na ang lahat. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Melina. Melina, mahal na mahal kita. At alam ko, walang araw ay magkikita. Pangabuso, panglalait,
Karana sana'y dapat ipaglaban kababaihan. Sino sabi nila?